jeep. Tricycle FX, basta masikip. Palagi internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Bakit sabihin radyo, sabihin mo. 106.7 Energy. Energy FM. Hey, yo! Magandang hapon, Pilipinas! Hello! Hi! Hindi ka naman masyadong excited niyan. Di pa tapos yung energy. Pinindot mo na. Nahalata tuloy. Okay, magandang hapon sa inyo, mga kaibigan, Lindsay at Sheena. Magandang hapon! At itong inaabangan tuwing hapon, pagsapit ng alas 4, yes, may matututunan kayo sa amin. Pasok, Lindsay! Oh, ito na nga, ha? Wait lang ha, ang sabi ko dito ha, eh meron tayong bagyo, baka hindi niyo nalalaman ha. Yes. Bagyong Bising. Ang bagyo, totoo yan. Okay, ang kiamod po dito, namataan ang mata ng bagyo sa layong 360 kilometers silangan ng Dait, Camarines Norte. At ang sabi, hindi daw po papalapit kundi papalayo sa ating bansa at papalabas na po itong si Bising. Ay, oy, buti naman. Pero matatagalan daw po yung bagyong si Bising sa loob ng ating area of responsibility. Oy. At ang kiamod pa ha, umabot na raw sa 18,000 da pamilya po ang inilikas dahil sa pananalasa ni Bagyong Bising. Grabe. Dyan po sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas. Ako. Oh, ano, merong nasa lantarin na sa Kidapawan, isang yung registration din natin doon ay inuulan until now. Kasi napanood ko yung ating kasamaan din sa industriya, sa Energy FM. Eh, maulan doon yan. Kaya ingat po tayo. Pero feeling natin dito parang wala, no? Pero umulan kaninang madaling araw. Tulog siguro ako noon. Baka tulog pa kayo. Wah, hiwala. Tulog ka ng madaling araw. Hiwala, tulog ka ng madaling araw. Paano naman, girl? Ano oras ako natulog? Alas 4. So, tulog ako noon. So, nakatulog ka ng alas 4. Okay, alas 4. Okay, noted on that. Teka lang. Siyempre, tapos na ako. Sheena! Ay, eto naman, may baon ako sa inyo. Lahat tayo mapapasana all. Uy, bakit? Gusto ko yan. Eh, kasi nga po, pwede nang hindi magsuot ng face mask. Ay, saan? Israel. Pero sa outdoor lang. Pero ang maganda, di ba? At least makakapagpasyal-pasyal na sila. Pero kapag indoors, eh, kailangan pa rin meron pong face mask. Ang sabi nga kasi dyan, 81% daw ng Israel ang nabakunahan ng dalawang doses na. O, di ba? Ang bilis, diba? No? Ang bilis. Oo. Pero, yeah. Ibang blessing nila sa blessing. Totoo. <natin. laughs> Positive, diba? Positive. Positive tayo. Yes. Positive. Totoo ka, di ba? At least 81%. Okay. At least sa atin meron na rin kahit papaano, di ba? Kaso, teka lang, ang mahal ng pagbebenta ng mga ilang ano ha? Ayun nga. Ng vaccine. Oo. Mahal pala. Diba? Yung iba. Grabe na, papahay. Papahay ka na lang. Hello, test pa nga lang. Magkakano na? Vaccine pa kaya? Libo-libo. Totoo, di ba? Oy, speaking of magkano, ha? Nabalitaan nyo na ba na magkakaroon daw ng adjustment sa withdrawal amount or fee mga bangko na over-the-counter? Oo, hindi ko lang alam if this applies to all the banks. Dagdag pero may mga ilang bangko na magpapatupad daw niyan. Mm-hmm. Yung dating 100 over-the-counter fee, may mga ganyan yung mga 100. Ngayon, 200. Wow, no, diba? Yun yung nakakalungkot na pera mo naman yun, di ba? Pero tapos yung maintaining balance na dati, 5,000, ngayon 10,000 na. Kaya wala akong bangko eh. Mabuti, hawakan mo na lang, no? Oo, lahat yun, nilalagay ko na lang sa baul. Grabe, di ba? Sobrang laki. Tapos parang may nabasa nga ako kanina na parang dapat daw lahat ng Pilipino, lahat ng citizens, eh meron daw bank account. Yun yung pinupush nila. Ah, talaga ba? Oo. So, sana afford naman ng bawat Pilipino na magkaroon ng bank account. Sana ibigay nila yan ng libre kahit yung bank account lang. Bank account na nga lang, lahat na nga po sa gobyerno. Hoy, alam nyo ba? Hoy, ano? Yan. Grabe. Eto matindi. Eto matindi. Hindi, eto matindi. Eto seryoso to ha. Malamang na papanood nyo to at napapakinggan sa radyo ng mga may bago. Alam nyo ba yung kulto? Na talaga naman, di ba kasi kilala to sa Misamis Oriental? Alam mo ba na umabot na rin sa Jensan? Talaga ba? Pero maraming mga pangga natin ang hindi naniniwala sa... Ito yung ito, para may ano lang kayo, para may idea kayo. Ito yung kumakatok sa bahay. Oo. Tapos yung papatayin daw. Yung nasa mindset ng mga pangga natin. Ang sabi kasi... Alam nyo ba na ito sa Jensan nangyari? Ito yung matatawag nating modus.
kulto-kulto. Modus? Modus to. Kasi, okay. Ano matatawag natin sa lisa. Kasi dito, may pinunta ang bahay. Isang nagpapanggap na kulto, kumatok doon. Tapos, may hinila yung babae, ha? Yung asawa ng lalaki, hinila yung buhok. Binuta siya. Kasi diba, ang bahay kasi sa probinsya, yung mga... Sawali. Alam mo yung sa awi, para sa kubo, ay kubo, diba? Ganun na nangyari. Pero ang sabi ng mga kapulisan natin dyan, ayan po ay modus. Kaya ingat tayo. Para nakawan. Oo, magnanakaw. Sa lise. Yan, yun eh, magtatawag natin. Magnanakaw, sa lise yan. Eh, ba't yung sinasabi, papatayin daw sila? Kaya wala pa naman nakakapatunay na totoo. Yan nga pa ang problema mo, Jim. Bakit hindi mo hinahanap? Pero mas maganda mag-ingat. Okay, sige. Ayan, yung mga kulto-kulto, huwag kayo maano dyan. Naniniwala ako na importante pa rin, bilang nasabi mo yung mag-ingat sa mga pamilya, syempre mga bahay-bahay, naniniwala ako na very important na merong isang lalaki sa pamilya na kayang, alam mo, yung depensahan or protektahan yung pamilya nila in times of emergency. Tsaka bukod sa ano, bukod sa tao pinag-usapan natin, hayop, aso, maglagay ka ng aso sa bahay ninyo para mas galong siguradong security, ano ka doon, secured ka. Kasi nga, di ba, may aso, atatahol yan. Maririnig mo kapag merong agad. Yung aso nyo ba, os, no? Or merong aso naman na hindi tumatahol. Yun na mahirap. Konting dadal mo lang na ganun. Sobrang bait sa sila. Totoo. Imbis sa, kagatin eh, kinuha ng mga nagpumodos na. Maganda, mabait tong aso, mababenta pa to. Pero meron din naman mga aso na, imbis na tumahol sa aso, sa mga pusa lang, at sa mga kaldero lang tumatahol. O yung pagkakain, kasi gutom. At saka yung mga kutsara, tinidor, tinatahulan. Ay, naku. O may ganyan. Naku, yung sa mga manluloko, yung sa using urine, ha. Alam mo, kasi may mga kilala din ako, yung nabubudol naman ng yung tinatawagan. No, yung mama mo nandito, syempre, ikaw kakabang kakagad. Kailangan ng pera. Lalo na ngayon, napakabilis mag-transfer ng pera. May GCash, mayroong Kaya nga, ingat tayo, no? Oo. Nakakalungkot na in these trying times, meron pa rin ganyan, alam mo na, actually, kung kailan nga tumutulong na yung mga communities, kasi ito, good news to, ito yung virus na positive yung dating. Yes. Ito yung pagtulong ng mga tao, yun sa tinatawag natin na community pantries. Kasi nagkalat na po sila. Palakpakan mo, Jim! Palakpakan mo, Jim! Magaling. Nakakaloka ka eh. Nagsimula yan sa maginhawa. Yes, malupit talaga maginhawa. Diba? Kasi tipong, ito yung mga sobrang pagkain lang nila. Or may mga nag-donate na nagbibigay doon. Doon nagsimula. Tapos ngayon, sobrang kalat na siya sa buong Pilipinas. Kumbaga, ginaya na eh. Diba? Yun ang maganda. Yung gayahan ng mga magagandang ginagawa. Diba? Very good, very good. Sana gawin natin to out of, yung sa puso talaga. Yes. Ito, reminder lang. Out of yung pagiging human mo, hindi yung para sumikat ka lang. Yes, kasi I'm so sorry, pero may iba kasi sobra silang mag-post, tapos sa mga community pantry, huwag natin gamitin. Or may nalalapit na kasi yung eleksyon. Ayan, ang pangit yung mga naglalagay pa ng mukha doon sa pagkain. Kasi huwag naman sana. May ganun ba? Huwag naman sana. Pinangunahan na natin. Yung mga nagbibigay ng mga kalendaryo, bigla. At posibleng mangyari yan. Kaya sana huwag naman. At nakakatuwa yung mga community pantry ngayon kasi parang ayuda form na siya. Kung baga pipila ka na lang, tapos doon sa isang bag, meron ng karne, meron ng mga bigas, ganyan. So parang ayuda na. Tsaka ang galing ng mga, kunwari yung mga pulubi. Kung pagkukuha daw sila, sinasabihan nila ng mga tao doon na kumuha ka pa ng marami, sasabihin nila, hindi, yung kaya ko lang kainin. Nakakatuwa, diba? Hindi sila gahaman, mas gahaman pa yung may mga kaya. Kasi may mga pagkain, no? Yung tipong iniisip nila na, naku, kung kukuha ko ng dalawang plastic, paano naman yung mga nasa likod ko nakapila rin? Diba? Kasi pwede naman silang bumalik bukas eh. Totoo. Tapos yun, pick-upin nila kung ano yung available na pagkain, na pwede, diba? Nakakatuwa lang. Totoo. At ito pa, hindi lang pagkain ngayon ang meron sa mga community pantry, ha? Kasi nabalitaan ko na pati napkin at condom. Available na rin sa ilang community pantry. Sana ako. Alam mo, seryoso, nakakatuwa at nakakatawa at the same time. Diba? Pero siguro ano na yun, may ibig sabihin na rin kaya paglalagay nila, alam mo naman sa panahon yun, di ba, bahala maglalabas. Oo. Para mapigilan yung mga ganyang gusto magkaanak na naman. Oo. Diba? Okay. Sorry. Yun lang naman. Doon sa tayo, mga babae, di ba, minsan yung mga nanay. Importante yung napkin, ha? Oo, importante yun kasi minsan, aminin mo, ipambibili mo pa ba ng napkin yung pagkakain na lang ng mga anak mo. Totoo. Ang gastos din yan. Magkano napkin ngayon? Girl, hindi na rin mura. Totoo, girl. Although may mga 19-18 pesos. Doon kasi ako sa 18 pesos. Girl, ako din. So nakakaya naman dito. Ano yung tapang?
Ano ka dito? I'm sorry naman, may lalaki pala. Hindi kasi yung rason ko, itatapon mo rin yan eh. So, there. Yung doon na lang tayo sa mura. Totoo, sa mura. Basta matapalan. Mura, mas madikit. Madikit! Ayun o. Ayun ako, maraming salamat, Lindsay. At ayun po ang ating balita. Ako po, ito po ang... Tulad. Okay. Ano masasabihin ko? At mula sa bulwagang pambalitaan ng Energy FM, ako po si Lindsay. At ako naman po si Sheena. At ako po si Jimbo. And we are... Triple B! Ngayon. Sa hapon! Ulit. One, two, three. And we are Triple V! Sa hapon. Yon. Oh, maraming salamat, ha. Ayan. Tiba si Papa Rome. O, ingat. Hoy, bagong tasa si Rome. O nga, eh. Diba? Naman. Oh. May date kayo ngayon, ha. Yeah. Hindi. Actually, tapos na. Oo, dumaan na Sabado at Linggo. Posible wala, diba? Hindi. In fairness, diba? Yan. Ba't na wala ka bigla? Kung babae lang ako, pabuntis ako doon. Baklangan ang taon talaga. Thank you. Ito na. Ay, bago lahat. Enjoy! Part of Sheena, no? Ito na naman. Good vibes lang tayo ngayong hapon. Yes! At pasalamat muna tayo. Lechon Belly House. Ang sarap ng lechon nyo. Sir Ken at sa kanyang buting asawa, maraming salamat. Thank you so much. Sa masarap na chicken na talaga nga punong-puno ng flavor. Oh, tsaka yung lechon belly, panalo. Akala ko nga, alam mo, hindi na pang 5 yun eh. Pang 15 katawan yung dinala nito eh. Mapapang birthday ko pa yun eh. Kaya nga, ay maraming salamat. Ay, sabi ko lang yung branch nila, yung pinaka-main branch nila dito sa may Bagumbong Road, woohoo! North Caloocan City. Maraming salamat at merong bagong bukas. Diyan sa may, Scout Tobias Street Corner Scout Chuatoco, Quezon City. Maraming salamat, ha? Thank you so much! Mabuhay! Uy! Lechon Belly House! Thank you! Abangan nyo aming vlog dyan. Yes! Okay! Thank you! Dahil dyan, alam nyo na. O, ingat kayo, ha? Ingat. Bye! Ito na, simulan natin ang bandang hapon! Yes! Kasama po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. At kami ang number 106.7 Energy FM. Pag gawang sabihing radyo, sabihin mo...